What is up sa inyo guys? It's your boy Pablo back at it again with another video. So bago po muna tayo pumunta doon sa mismong video natin, ay gusto ko lang pong magbigay ng big shout out kay Kuya Jay Aquino. Yan, Kuya Jay Aquino, shout out sa iyo. Salamat po sa pagtulong kay Mama para sa kanyang bagong laptop. So ayan, sa inyo guys, kung sino po ang naghahanap ng mga bagay online, meron pong online shop si Kuya Jay Aquino. So ayan po, nakita niyo po dito, ayan po ang kanyang shop. Lalagay ko rin po ang link sa description, so pwede niyo puntahan yon para i-check niyo po ang kanyang online shop. Okay, so big shout out sa iyo Kuya Jay, God bless po, at eto na yung ating video. Thanks guys. What is up sa inyo guys? It's your boy Pablo back here again with another video. At kung makikita ninyo, nandito ako sa loob ng bahay ngayon. And dahil doon, meron tayo pag-uusapang bago. And bago ito sa paningin ninyo guys, kung makikita ninyo, ako ay merong kasama ngayon sa ating screen. At yun ay walang iba kundi si Ate Tin. At siya ay magpapakilala sa inyo maya-maya. Pero gusto ko lang sa inyong ipakita kung anong klaseng video ang gagawin natin ngayon. So basically, ang pag-uusapan natin sa mga ganitong klaseng videos ay yung ating mga natural na buhay bilang isang tao. Ano yung ating mga testimonies, mga pinagdaanan, at kukuha tayo ng mga special guests natin nang sa ganon ay makita natin kung ano yung mga pinagdaanan din nila sa buhay at ano yung pwede nilang ma-share sa atin para tayo ay ma-inspire na mag-continue sa ating buhay bilang isang Kristiyano. So nandito ngayon kasama natin sa ating Zoom meeting, walang iba kundi si Ate Tin. Ate Tin, pwede mo bang makilala ang sarili mo sa kanila? Hello, I'm Tin Argoba Santos. And nakatira ako ngayon sa Mutilupa. Alabang, Metro Manila, Philippines. Nasa Pilipinas tayo. And then, I'm a mom of two kids, 5 years old and 2 years old. So, mga toddlers. So, yan, halata sa background na may mga kids ako. Then, music din sila. And then, I'm homeschooling them. And then, I work from home. So, dito sa bahay kami, gumagalaw. Most of the time. Yan. So, since nag-quarantine, no, wala, no choice ang bawat isa sa atin kundi mag-stay sa ating kanya-kanyang bahay. At kung makikita ninyo sa video po namin ngayon, mga nanonood sa amin, raw po ito. Wala kaming inedit na sound. Talaga marinig yung ingay ng mga bata. Makikita niyo yung mga tawanan namin. Simple lang ang dahilan. Kasi gusto namin makita ninyo na sincere kami at gusto namin mapakita yung totoong kami during this conversation sa bawat isa. Po, so, meron lang tayong mga unting itatanong sa buhay tungkol kay Ate Tin. And doon nakikita natin paano yung naging progress of faith niya sa buhay niya at ano pa yung kanyang mga na-experience para umabot siya sa point na kung ano siya ngayon. So mamaya malaman ninyo kung saan kami nagkakilala, paano kami nagkakilala. Biruin niyo, ako ay taga Dasmariñas, Cavite, at siya ay nasa kabilang dulo pa, alayo, sasakay pa ng sasakyan para lang kami ay makapagkita. Pero paano nangyari yon? Lahat yon ay plano ng Diyos para sa aming lahat na magkakilala kami. Okay, so Ate Tin, handa ka na ba sa mga mangyayari sa video ito ngayon? Yes. So, para lang po sa mga nanonood ngayon, no, first time daw ni Ate Tin na sumabak sa ganitong klase video. And para fair kami, first time po lang din gagawin ito, di ba? So, ayun, parang malaboy, abundalan tayo ngayon dito sa channel ko ngayon. Pasensya nga pala dahil di ako nakapag-upload ng mga nakaraang araw kasi nga piniprepare ko yung ganitong klaseng content dahil dito sa channel ko mas gusto kong makita ninyo kung gaano ka-faithful ang Diyos sa buhay ng mga tao, hindi lang sa akin personally. So kumbaga ang channel kong ito ay para rin sa lahat. So may opportunity ang kahit na sinong tao para ma-share nila yung kanilang experience sa pananampalataya sa Diyos. So yun. Okay, Ate Tin, first question. Yan. Since nakilala natin si Ate Tin na siya ay isang mother of two na makukulit at cute. So yan. Unang question is, kailan mo inaccept ang Lord bilang Jesus, si Jesus bilang Lord and Savior mo?
And during those times na inaccept mo siya, seryoso ka na ba talaga doon sa faith na pinili mo or hindi pa? Nakilala ko si Lord as personal Lord and Savior. Actually, kilala ko na siya nung bata pa. Kasi lumaki ako sa Christian family. Pero as Lord and Savior, 15 years old ako. So, sinasama ko ng mother ko sa saan sa ang church, nag-church hopping kami. So, parang hinahanap namin talaga kung saan kami mag-grow. And then, finally, we landed sa isang church na medyo tumagal kami ng ilang years. So, for parang almost 10 years, gano'n. And then, doon ka rin ako na, doon ko nakilala si Lord, 15 years old. Kasi yun yung time na seeking ka kay Lord eh, dalaga ka. Or parang andun yung sinisik mo na yung identity mo. Yung change from bata ka to adult. Is yung age na yon parang sabi ko, ano ba mangyayari sa buhay ko? Sino ba si Lord talaga? So, actually, hindi naman ako talaga yung lumapit kay Lord. Si Lord yung lumapit sa akin during worship. Kaya sobrang mahal na mahal ko yung moments na pag nag-worship ako. Kasi dun talaga ako minit ni Lord. Na dati sanay ako na lagi nagpapatutog yung parents ko ng Christian songs. Alam ko lang, pero walang message si Lord sa akin. Pero that moment, nung sinabi ko, Lord, I want to know you, during worship, nung 15 years old ako sa church. Kalagitnaan ng worship, parang biglang alam mo yun, nung pagkasabi ko na, Lord, lumapit lang ako sa kanya. Nung kinausap ko lang siya, biglang parang alam mo yung lyrics nung mga kanta nung worship songs. Nag-nausap sa akin, parang ako lang yung kinakantahan ni Lord. Tapos ayun, iyak na ako ng iyak. Tapos, sabi ko, yun pala si Lord, ganun pala siya ka-sweet, ganun pala siya, personal God siya. Tapos after nun, tuloy-tuloy na. Yung nag-message yung pastor, nag-join na ako ng youth. Kasi dati sobrang mahihain ako, sobrang mahihain. Na hindi ako nagsasalita. Meron yung may vlog na hindi nagsasalita, kaya ko yun. Yung hindi talaga ako nagsasalita kahit ano. Kasi sobrang mababa yung self-esteem ko, mababa yung lahat yung self-confidence ko. So, parang kaya kong hindi magsalita. Pero nung time na yun, nung nagsalita ako kay Lord, as in sobrang, ayun, yung na-experience ko yung presence niya. And then, na-vision ko pa nga parang nag-open yung heavens. na sobrang masaya sila Lord. So, nung tinanggap ko si Lord, hindi ko naalala yung date. Kasi ano siya, parang normal worship service lang siya. Pero ang naaalala ko, yung vivid memory na it's about the Holy Spirit na nag-touch talaga sa life ko. Hindi ko talaga makalimutan yun. Yung sinabi ko pa nun, I want to know you, Lord. And then, ayun, nung after nun, nag-join ako sa youth. Tapos, lahat ng preaching sa church, sobrang tamang-tama talaga sa akin. Kasi nag-seek na ako na nag-seek kay Lord. Kasi nag-serve na ako sa church. And then, ayun, continuously, nireveal ni Lord yung kung sino talaga siya sa akin. So, may kita natin dito, no? Sabi naman kasi ng Lord sa Ephesians 2 verse 8 and 9. Diba? Share ko lang din kasi. For by grace you have been saved through faith and that not of yourselves. So, may kita natin sa buhay ni Ate Tin, no? And ganoon din naman siguro sa akin at sa iba pang mga Christians na hindi namin pinili ang maligtas. We do not chose to be saved, but God chose us. Pinili niya kami at alam niya na kailangan namin nakaligtasan dahil kung titingin tayo sa sarili natin, di ba? Masyado tayong ma-pride na tao. Ang tao masyadong ma-pride eh. Kaya kahit minsan in-offer na tayo ng tao ng tulong, ayaw natin. Kasi parang naapakan yung pride natin. Pero ang Lord kakaiba eh. Malinaw sinabi doon sa salita niya dahil sa grasya niya, dahil sa pag-ibig niya. Kaya tayo naligtas. Kaya kagaya ng sinabi ni Ate Tin, di ba? Personal experience niya yun kung paano siya niligtas ng Panginoon. She lived in a Christian family. At patunay rin yun na hindi porket pinanganak ka ng sa Christian family, sa Christian world, ay automatic Christian ka na. It takes acceptance talaga sa full authority ng Diyos sa buhay mo para masabi mo talaga, you have accepted Jesus as your Savior. Kaya yun.
Ayan. Actually, may dadagdag din ako. Siguro yung fruit din yun ang pinag-pray mo ni Mama na hindi kami tinatanan talaga sa prayer. So, one day, sinabi ko, Mama, tinanggap ko na si Lord as personal Lord and Savior kasi lagi lang ako lumalabas sa church. Umatakas ako sa Sunday school. Pero yun, I finally said yes kay Lord that tapos yun, umiyak siya. Actually, pareho tayo nakaranasan na natitay pagdating sa Sunday school. Kasi ako rin, personally, ang habol ko lang sa Sunday school noon, pagkain. Kasi masarap ang pagkain pag Sunday school. Games. Ano namin noon, ang Sunday school namin noon, second, third floor ng church namin noon sa Manila. Dahil sa Manila pa kami nakatira, hindi nakaalam. So, second floor, doon yung pinaka-mismong hall ng service. Tapos third floor ay court siya. Tapos meron doon rooms for Sunday school. Ngayon, ang ginagawa ng magulang ko, pati ng lola ko, pag start na yung service, sila papasok sa hall, ako iiwan nila ako sa court. Pagdating ko ng court, hindi ako napasok ng room. Pero alam ko kung anong oras yung kainan. Kaya siguro mga 5 minutes before yun, yung snacks, naakit na ako, unti-unti na ako pupasok, sisingit na ako. So, upo ako. Kakain ako. So, bababa na ako. Tapos, ayun. Diba? Kaya, little do we know, hindi natin kasi alam eh, na doon sa mga pasimpleng attend natin ng ganon, tatataniman na tayo ng salita ng Lord na hindi natin alam. And kagaya rin naman ng isang puno, di ba? Pag tinanim mo ang isang puno, hindi yan agad pagising mo kinabukasan. Puno na agad. O kaya kahit man lang merong isang sprout na lalabas, it takes time, it takes sa days para makita mo yung resulta. Ganun din sa buhay natin bilang Kristiyano. So, isa sa mga advice namin ng mga nakakatanda sa ilang taon na rin you should wait for your own time. Hintayin mo yung oras mo na talagang may plano ang Diyos. Diba? Kagaya nga nung narinig namin preaching kagabi sa service, diba? Ang Diyos ay may sariling schedule kung kailan niya tayo iseset sa isang klaseng bagay. Kaya kung feeling mo ngayon ay parang hindi na tumalago yung faith mo, you should wait. Dahil ang Lord may tamang panahon eh. Si Abraham nga, 75 years old, nung tinawag ni Diyos, tapos pangako, ano magkakaanak eh. Panahon natin ngayon na 75 years old, malabo na talagang magkaanak eh. Pero sa Lord, walang imposible. Kaya, ayun, share din namin ni Ate Tin, yan, bago tayo pumunta doon sa mga mas malalalim pa natin questions na baka mamaya payak na natin si Ate Tin mamaya eh. Kaya nagkakilala kami ni Ate Tin sa e-group na tinatawag or e-pam ng Elevation Church. Siguro naman yung iba sa atin ay alam na ako ng Elevation Church na Pastor Stephen Curtick. And share ko lang yung experience ko kung paano ako nakapasok doon. So ayun, nanonood na kasi ako every Sunday ng preaching talaga ni Pastor Stephen noon pa. And then, alam ko na may e-groups, yun yung cell group dito sa Pilipinas. Hindi ko rin alam kung ano yung ibang term pa natin dito sa Philippines. Pero life yun, group. Life group, ayun, life group. So, e-group sa kanila. And then, naisip ko, meron kaya dito sa Pilipinas? Kaso parang ang labo. Kasi nakikita ko doon sa mga testimony na puro Amerikano. And then, suddenly, nung nilike ko yung may nakita akong group ng parang e-group something. Alimutan ko na kung ano yon. Tapos, meron ako nakita doong nag-post kung meron daw bang e-group ang Philippines. And then, may nakita ko mga nag-comments na yes po, ganito ganyan. May link na nakalagay. And then, ayun, clinic ko yung link. Tapos, yun na, nagre-diretso na. Tinawa, nag-email na sa akin si Ate Winnie Versosa. Hi, Ate Winnie. Hello. Yan. Versosa, siya po ang aming connection sa Elevation Church mismo. Doon siya nag-work. Isa po siyang servant ng Panginoon doon. At hindi nakakaalam, si Ate Winnie naman ang nagsisilbing nanay namin sa e-group namin dito sa Philippines mismo. So, yan. Ate Tin, paano ka naman nakapasok ng e-group? Paano mo na-start? Actually, yung kwento doon, sobrang si Lord talaga nag-set up sa amin, sa atin lahat. Yun,
paano ko ba sisimulan? Yung nung years ago na meron kasing season sa life ko na may season ka na dark moments, ganyan. Naging strength ko talaga yung Elevation Church. Kasi wala akong church eh. From dating panay akong nasa church. Tapos napunta ko dun sa nakilala ko si Lord. Tapos may season sa life ko na hindi na ako nag-church. Tapos dumating na yung panahon na yun. Which is I can't go to church anymore. Pero my heart still wants to search the Lord. To go to church. To pray with community of believers. Ganyan. Yung Elevation Church, yung para in-introduce lang siya nung friend ni Winnie, 2012. Mm-hmm. So, parang pinapanood ko siya pag Sunday, ganun, live broadcast sila, tapos nakinig ako ng sermon ni Pastor Ferdy. Ano yun, parang yung nagiging strength ko. Isa siya sa mga preachers na pinapanood. Kasi di ba meron mga local preachers dito. Isa siya sa parang mga nag-question ako sa search ko sa YouTube, ganyan, yan. Sa panoorin ko yung mga lessons and preachings. And wala talaga aksidente kay Lord. Kasi yung friend kong nag-introduce mong video na yun, kay Pastor Ferdy, friend niya si Winnie, schoolmate niya. Actually, schoolmates kami. Tapos, nag-add kami na as friends, gano'n sa Facebook, 2012 ba yun. Tapos, dumaan yung years. Eh, nasa school pa lang naman siya noon, di ba? Tapos, ako graduate ko lang. Ay, di ba? Parang years after noon, nag-work na ako. So, parang hindi kami masyadong, hindi ko kilala si Winnie actually noon. Tapos, nang one day, fast forward, nagkaroon ako ng family, may babies na ako, gano'n. Tapos, nagkasakit yung panganay ko. Nanood ako ng live broadcast sa gitna ng Elevation Church. Tapos yung anak ko, may suka na suka. So, hindi kami makapunta ng hospital kasi parang hindi pwede. Nung, hindi kami pwedeng lumabas. Kasi nagkaroon ng lockdown na yata yun. Mm-hmm. Yeah, lockdown. Itong pandemic. And then, yung panganay ko, binag-pray ko siya ng binag-pray. Sabi ko, Lord, help me. Kay Macy, huwag mo kaya anong pumunta kami. Ito delikado. Tinawagan ko yung hospital. Ayaw kami pumuntahin kasi may mga positive COVID patients. So, pinost ko yung isang parang portion ng blessing. Yung the blessing na. So, hindi ko alam na friend ko pala si Winnie sa Instagram. And then sabi niya, "Hi Ate, thank you for supporting our broadcast and our church." Sabi ko, "Sino po ito?" Parang ganun. Ako, friend ko siya, pero nagte-thank you sa akin from Elevation Church. Wala naman akong friend na ganun. So sabi ko, "Taga Elevation Church po kayo." Tapos hanggang sa akin nag-tap sa kanya na, "Winnie, friends pala tayo." Hindi ko alam, diyan ka pala nag-work. And then I opened up sa kanya na I want to have a church. Gusto ko na magkaroon ng community, gano'n. And then sabi niya, "Ate, gawa tayo ng, tutulungan kita. We will be together na gusto ko rin na magkaroon ng community sa Philippines na ito, yung Elevation Church. Then, meron kaming may watch party, may e-group." Sabi ko, "Posible ba yun? Kasi di ba parang puno dyan kayo nag-perform." Sabi niya, "Posible yun, Ate, kasi international na." So, yun. Then nag-start, sobrang nag-steer yung fire ni Lord sa heart ko. Kasi parang rewind dun sa days na yun, bago kami nag-meet ni Winnie, is I got a word from the Lord. And even dreams, series of dreams na may kasama ako, group of young people. And young na mukha. Kasi may masaranda sa akin. And then, group of on fire na, 'di ba, in the midst ng in mga kaibigan natin, 'di ba, ang daming wala nang gana mag-church, hindi naman nila gusto hindi nila priority mag-church, parang parang alam mo 'yun, yung parang surrounded na sila ng world desires ganun. Pero itong sa dream ko na they are the people na sobrang alam mo 'yun, sobrang uhaw na uhaw kay Lord. And then even naka
I got the word dun sa dream ko na hindi ko makalimutan yung sabi ni Lord. Parang may isang loud voice na, to those who are hungry, I will feel him. I will feel them. And then, ayaw kong mag-rely sa dream. Kasi, syempre, lahat tayo nananaginip. So, I ran sa word ni Lord. And then, confirmation upon confirmation na sabi ni Lord, I will fill you up. I will build a nation na talaga nagmamahal sa akin. Yun sa Isaiah 55. And then, even yung longing ko kasi, di ba, nagkaroon ako ng season sa life ko na hindi ako nakapag-church, bawal akong mag-worship, bawal akong mag-pray. Kasi parang I was encouraged na iba yung gawin kong faith practice. So, pero still in my heart, hindi nawawala yung fire ni Lord na nilagay niya sa akin nung nakilala ko siya, nung dating na tinanggap ko siya. As in, alam mo yun, yung love ko kay Lord, hindi lang love eh, love niya eh. Love niya yung nag-keep sa akin para kahit na anong trials, ano yung bagyong dumating sa buhay ko, ang dami, tinitry ako ng enemy na ilayo kay Lord. Pero andun pa din yung si Lord, nagsusupport siya sa ano eh, sa word niya, sa circumstances. Kumbaga wala talagang imposible kay Lord. So, yung nangyari nun, hindi talaga ako makatulog nung after namin mag-usap ni Winnie. Nag-search ako ng parang imposible kasi wala namang ibang Philippines, di ba? Tapos may nakita akong isang page na may nag-upload ng mga videos ng Elevation Church. Tapos parang alam mo yun, yung group page siya na yung may nag-share ng mga topics ng Elevation Church. Pero walang communication. Yung parang, alam mo yung purely share siya. Parang Facebook page. So, kinausap ko yung naglakas lang ako. Sabi ko, Lord, kung ang binibigay mo talaga is reading na Elevation Church na magkaroon dito. Kasi sobrang blessed na blessed talaga ako sa church na yun. Kasi actually, naghahanap talaga ako ng church. Dami kong in-approach na pwede po ba ako umatin? Kaso hindi pa rin ako talaga pwede lumabas. So, alam mo yun, dito yung work ko sa bahay, hindi ako pwede lumabas kasi kailangan ko alagaan yung kids ko, wala akong kasama. And then, ganun din sa husband ko, hindi rin ako papalabasin kasi nga, hindi kami, mag-iba kami ng kids. So, yung practice niya, iba sa nakasanayan. So, So sabi ko, imposible magkaroon ng church. Pero ito, gumagawa ng way si Lord para magkaroon ako ng church. And then, kinausap ko yung admin ng Elevation Ipam. And then, yun nga si Hans. And then, si Hans, ginawa lang niya yun kasi he wanted na ma-share yung word ni Lord through Elevation Church preachings. So sabi ko, Hans, gusto mo bang maging official yan na para meron tayo sa Philippines, gano'n, na i-group. Tapos sabi niya, ha? Tapos, as in, pinagpe-pray daw niya yun, na parang answered prayer din daw sa kanya. Kasi sabi niya, how can I connect with Elevation Church? Eh, wala naman akong makilala doon. Tapos ikaw lumapit ka sa akin, bigla na lang may nag-message sa akin. So, sobrang na-amaze siya. Kasi yung pag-connect ko sa kanya, answered prayer, kasi maraming mga tao na nakasubaybay sa Elevation Church. Tapos si Hans naman, answered prayer din sa kanya kasi parang finally, magkakaroon ng connection talaga sa church. And then yun, kinanag ko siya kay Winnie, tapos nagkaroon kami ng kinabukasan talaga, nag-Zoom meeting na, parang huwag, gano'n. Parang, sino yung nakarinig ng preaching ng Sunday, gano'n. And then, sinabi ko kay Winnie, nagkaroon kami ng Zoom meeting na parang midweek meeting. And then si Winnie sabi niya, ate, I will for it, I will help you na asikusuin yan. And then, after ilang days, nabuo na yung, ang dami na agad na nag-join. Kasi parang they finally, parang sila din, parang naghanap din sila ng parang gano'n. Kasi nanonood sila ng Elevation Church, merong e-group, ganyan, life group. Parang finally, answered prayer din siya sa lahat. So, parang hindi gawa ni Winnie, hindi gawa ni Hans. Pero alam mo yun, parang sinet up kami ni Lord.
Tapos, and then later on, marami rin nag-join. Ang dami rin parang looking for communities. Tapos, saktong-sakto, lockdown nangyari. So, yung nangyari yung lockdown, syempre, hindi pwede mag-church. So, lahat nakadepend sa online. So, yung napanaginipan ko na yung Holy Spirit nag-move sa loob ng room. Tapos, tinunang tao na hindi ko kilala. Sabi ko, Lord, siguro yun yung pinapanaginip mo sa akin. Siguro yun yung sinabi mo, Lord, na I will pour out my spirit on all flesh. Na hindi bound sa area, hindi siya bound sa place, hindi siya bound sa isang church. Pero, di ba we discovered na galing tayo sa iba't ibang church, local churches, na parang yung desire ng heart ko actually is to have unity between the Christians na kahit na anong churches pa. So, sabi ko, grabe, yung prayer ko nung yung dati na. And then, nagkaroon din ng, sobrang confirmation kasi ang desire ko talaga is to have a community na sobrang on fire, Lord. And then, ito, hindi ko na siya control. Wala na ako control. As in, dumadami yung naghahanap ng si kay Lord. And then, ginamit lang ni Lord the Elevation Church. Pero, di ba, in our group, parang ang daming nag-share about their faith, about their life, about how God changed their life. Diba, ang maganda kasi dito sa atin, wala ka tayo inaangat na name. Hindi, yung name lang ni Jesus. So, ayun, yun yung history. And then, from 100 members ng page, 300 na ngayon, and counting. Pero hindi naman tayo nakaano dun sa numbers. But yung lives na na-touch nung nangyaring yun. So, I know, may purpose si Lord sa mga nangyayari sa atin. And then, ayun. Napakabayan ang kwento. Okay, the rest is history. Yan, nandito na kami ngayon. Kung maalala ko, second or third week ata ako simula nung establish yung group. Nalimutan ko na, okay. Basta ayun. Why? Numbers namin ngayon, sobrang dami na namin ngayon. Pero gaya nga sinabi ni Ate Jane, hindi kami nakatingin doon sa numbers ng sumasali. Kundi doon sa mga buhay na nababago dahil sa Panginoon. Kasi, pag bumalik naman tayo doon sa new normal na sinasabi natin, we will go back to our churches, to our local churches. Pero syempre, hindi natin iiwan ng EFAM natin, ng e-group natin. Pero ang pinapoint ko dito is, we will be a better us inside our own local church. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil meron tayong ginawang tama, kundi dahil kay Jesus din. Dahil kung di naman plano ni Lord yung ganong klaseng bagay, hindi naman ako magiging member ng e-group. Hindi naman mabubuo yung e-group, di ba? Hindi natin makakasama yung mga kasama natin sa e-group. Kasi kapag nakita nyo po yung members namin, as in, nasa buong Pilipinas po kami, nakakalat kami. Makikita lang po natin doon na we are not bound with the location itself. Na, okay, kami lang mga taga Cavite ang pwede makita. Ako, nagulat ako. May mga members doon na taga Cavite din. At Dasma pa, isang sakaylan ng jeep, magkikita na kami. So, shout out Dasma. Sa e-group namin dyan. Mag-ingay. So, yun. Doon ko nakilala si Ate Tin sa kaalaman ng lahat. At ito na kami ngayon, nag-uusap ngayon, sinishare namin sa inyo yung life experiences niya at somehow yung sa akin din. Kaya kung meron man sa inyo kapareho ng experience ni Ate P, nandito siya ngayon to share to you her experience and ano yung naging resolve ng Panginoon doon sa pangyayaring yon and how did he move? Paano siya kumilos sa buhay ni Ate P na nandito siya ngayon, tumatayo pa rin sa pananampalataya niya. So, syempre, next question natin, what is your turning point? Ano yung isang pangyayari sa buhay mo na talagang sinabi mo na sarili mo, Lord, kahit anong mangyari, ito na talaga ako. Maglilingkod na ako sa'yo. Yun kasi yung pinaka pupush sa atin kapag may nangyari na talagang isang sitwasyon sa buhay natin na, sige Lord, go na ako. Kagaya sa Bible, si Joe na nung kinain ng malaking isda, tsaka, sige na nga Lord, susunod na ako. Nung si Paul, nung nabulag siya, di ba? Sige na nga, Lord, ito na. Gagawa na ako. So, with that turning point,
na i-share sa atin natin, team. Tingnan natin kung meron sa mga viewers na nakaka-experience din ng ganito. And I hope mabless kayo sa buhay natin, team. So, team. Pinaka-major turning point ng life ko is it happened last year na, 2019. If you can remember, sunod-sunod yung lindol nun. And then, April 2019, I think April or May, between those months, nagkaroon ng malakas na lindol. Parang umabot ng 6 pa yun. Parang gano'n. Kasi ang lakas talaga. Na parang it happened noong 1991, tapos nangyari lang din ulit na yun. Noong 2019. Tapos parang naisip ko, isa pa lang yung pangyayari yun. Yung nangyari nun, kasama ko yung dalawang kids ko. And then sabi ko, paano kapag tinuloy-tuloy na magkaroon ng lindol? Tapos wala na, parang naguhuho na lahat, gano'n. Wala na kaming chance mabuhay. Saan ako mapupunta? So sabi ko, bigla akong nagkaroon ng ano, yung alam mo, yung nag-flashback lahat ng memory sa life ko na. Ano bang ginawa ko sa buhay ko? Naging mabuti. Hindi naman naging mabuti. Naging okay ba ako sa harap ni Lord? Na buhay ko ba yung gustong pinagawa ni Lord sa akin? Cold ba ako or hot? Kasi ayaw ni Lord ng lukewarm eh. So sabi ko, parang nandun ako sa lukewarm. Parang bigla akong nagkaroon ng alarm na, na-alarm ako na, sabi ko, hala, parang kapag all of a sudden, bigla na lang kami pinagawa. Or bigla na lang kami naman. And then, kasunod nun, edi parang medyo nahimasmasan na ako nun. Kasi, di ba, alam mo naman, Christian ka. Pero hindi porket Christian ka is siguradong-sigurado ka. Kasi yun yung time na yun, may shaking na nangyayari sa life ko. Na nandun ako sa dark moments nun eh. Pero, tuloy-tuloy yung seeking ko kay Lord. And then, nandun yung battle ko with myself, with the enemy na babalik ka ba kay Lord? Tapos maatras ka na naman, tapos babalik ka na naman. Tapos parang, ano, yung nabalitaan ko after those week na dumindol, yung friend ko naman na nasa critical condition na siya. Best friend ko siya noong elementary, high school, and college. Kasi classmate ko siya ever since. Hindi kami nag-iwalay talaga ng klase. Tapos, sobrang close ko siya. Pero lumayo siya sa akin kasi parang he lived a life na ayoko. Alam niyang ayoko. Kasi he is a guy, pero parang he wants to date a guy. So, yung pinili niya yun, kaysa dun sa sinasabi kong huwag mong gagawin yun. So, yung nangyari yun, tinuloy niya yung life na yun. Hanggang sa yung kahit na winanya lang ko siya, na huwag niyang gagawin yun kasi mali yun, gano'n. Hanggang sa naging critical na yung condition niya, nabalitaan ko na lang. Actually, hindi na kami nag-uusap naman. And then, hindi naman sinabi ng family niya yung reason, pero yung, alam mo yun, yung parang ang sabi kasi niya sa akin before yung last na usap namin is ang dami-dami niyang ginawang kalokohan. So, sabi niya, YOLO, ganun. Pero maling YOLO. Kasi you only live once, pero ginawa mo lahat ng kalokohan. Parang sabi ko, bakit ganun? Dapat you only live once. Pero it all out for the Lord. Tapos na-alarm na naman ako. Nagulat ako. Sabi ko, ano? Kung you only live once, tapos ako parang lax lang yung buhay ko. Or parang, hindi naman lax. Parang, wala lang. Hindi ako hindi ako seryoso kay Lord. Ganun. Or dahil nalunod ako ng circumstance ko. Kasi kapapakan ako lang nun sa second baby ko. And then parang nag-focus ako na, postpartum na sobrang na-depress kasi nakakapagod mo talaga ng kids. Tapos nag-iba pa kami ng kid ng husband ko. So parang sabi ko, na-torn ako between kung saan ako mag-church. And then, pero andun pa rin sa heart ko na si Lord, nagsasalita pa rin siya. Parang, anak, hinihintay lang kita. Ako yung hindi sumasagot. Yun na naman, binabalik na naman niya ako dun sa time na nakilala ko siya. Tapos, sabi niya, hinihintay lang kita. Nandyan lang ako all throughout ng buhay mo. Ikaw lang yung hindi tumatakbo sa akin. So, nung days later on na nalaman ko na critical na yung condition ng best
friend ko. Siyempre, ang sakit. Kasi parang, ala, parang accountable ako sa life nito. Tapos ganun yung nangyari sa kanya. And then, nag-rush dun sa kanila, sa hospital. Nasa ano siya, ICU na siya eh. Nakakakilos pa siya doon, pero nagpapapray siya. Sinusulat niya na, pinagpray mo ako. Tapos hindi niya ako pinibitawan. As in, sobrang butot balat na siya. Tapos sabi ko, grabe, ganun lang pala yung buhay ng tao. Sabi, super healthy nun, super talino nun. As in, wala akong masabi sa kanya. As in, talented siya. As in, ang dami niyang skills, ganun. Pero in an instant, kapag may nangyari sa life mo, wala lahat yun. Mayaman din siya, marami siyang kita. Parang sabi ko nga, oh, buti ka pa, marami kang ganito, marami mong assets, ganyan, nagbahay na siya, ganyan. So, in an instant, wala. Parang pagpagamot niya, binenta na lang bahay nila, tapos yung mga gamit ganyan, para lang makasurvive siya. Tapos, challenge din sa faith ko yun. Kasi pinag-pray niya ako. Ang alam niya sa akin, ano pa rin ako, yung alam niya yung malapit ako kay Lord. Oo, active kay Lord. Kasi lagi ko siya tinatanggihan. Kung nga rin, punta tayo sa ganito, inuman tayo. Hindi ako pwede kasi punta ka church. Mga ganun. Tutawag niya sa akin, like, mas kinalangin din. Tapos yung ganun siya, ayun ang pagkakilala niya sa akin. So, I was reminded of how God sees me. Kung paano ako nakikita niya na malapit ako kay Lord. Sabi ko, Lord, malapit pa rin ba ako sa'yo? Hindi na-remind na naman ako ni Lord. Ikaw lang yung lumalayo sa akin. Ako yung malapit sa'yo. Lagi akong nandyan. So parang yun nangyari sa best friend ko. Doble-doble yung iyak ko. Kasi sabi ko, nalulungkot ako for my best friend. Pero mas nalulungkot ako din sa sarili ko. Na parang hindi ko na-appreciate yung presence ni Lord sa buhay ko. Lalo ako nag-focus sa sarili ko. And then, nangyari, nung sunod-sunod yung circumstances na nangyari yun, sabi ko, Lord, ayoko nang maging black sa life ko na parang naka-swim lang ako dun sa kung ano yung takbo ng mundo or ng sarili ko. Hindi ko man lang binabaling yung tingin ko sa kay Lord na nandiyan lang naman siya. Kasi may parang, hindi naman ako nagtatampo, pero nahihiya ako kay Lord. Kasi meron, alam mo yun, may point sa life mo na may guilt ka na feeling mo mali yung decision na ginawa mo. Kasi may mga tao na nag-condemn sa'yo na parang, ayan, mali yung ginawa mo. So I live doon sa guilt na yun. Na parang, dahil paulit-ulit kong minimeditate yung accuse sa akin ng tao, yung condemnation ng tao, parang in-personalize ko siya. Na to the point na ako na yung lumalayo kay Lord. Tapos, anong nangyari? Nung pinag-pray ko yung best friend ko, ayun, nag-okay-okay siya. Tapos, tutuloy kami pumupunta dun sa ICU. Nag-share na ako ng word dun sa ate niya, sa mama niya. Tapos, we comfort each other. And then, sabi ko, hindi ko maintindihan, pero in time na yun, sabi ko, Lord, ang ikli lang ng buhay. So ako, ibibigay ko na yung buong buhay ko sa inyo. Tapos, actually, yung husband ko, it discouraged me to continue my faith. Yung time na yun, nag-stand ako na sabi ko, Si Lord yung nagbigay sa akin nung life. Bakit si Lord hindi niya ako kinahiya? Hindi niya ako parang alam mo yun, hindi niya pinagkait yung anak niya para isave ako sa sins na nagawa ko. Tapos ako, nakahiya ko siya. Tapos ako parang binabali ko ako yung lahat ng ginawa sa akin. Tapos yung parang sobrang ang lakas nung impact sa akin yun, nung situation. Kasi alam mo yun, ang laki nung fear. Pero hindi fear na dahil kaya ka mamamatay, kaya lalaki ka na kayo. Pero yung sabi ni Lord na, anak, kahit anong gawin mo, mahal pa rin kita.
And then, hindi nagbabago yung paningin ko sa'yo. Ganun pa rin kung paano kita tinawag nung tinanggap mo ko. Ganun pa rin yung gagawin ko sa'yo ngayon. Nakipagbalik ka sa'kin. And then, paalam ako. Paalam ako mag-church. Finally, after that week, as in grabe-grabe away. Kasi, ako kasi yung mga tao. Pagka may sinabi ka sa akin, gusto din ko talaga. Hindi na ako alam. Tapos kahit may gusto ako, parang hindi ko ma-depend yung part ko. So, that time, nagulat din sa akin yung husband ko kasi parang mas strong yung hate niya. Pero sabi niya, bakit nagbago yung isip mo? Bakit ka pupunta sa church? Ganyan. So, sabi ko, paalam lang ako. Magsisimba lang ako sa church na. Sabi niya, pwede naman mag-church dun sa pinupuntahan natin. Sabi ko, hindi. I-date ako with the Lord alone. Ganyan. Tapos, nung time na yun, dahil bawal ako makinig ng worship song, nag-tago ako, and then, nakinig ako ng worship song na yung song is How He Loves ni David Crowder. And then, Grabe yung message ng song, di ba? Sobrang mahal na mahal na mahal ka ni Lord. And then, yung current ng love niya, hindi mo ma-contain. And then, yung How He Loves, if you will just read the lyrics, sobrang overwhelming yung love ni Lord na hindi niya pinapansin lahat ng ng sa sarili niya, kundi yung love niya talaga ibubuhos niya sa'yo. And then, kinakanta ko yun, yung song na yun. Tapos, pagpunta ko dun sa gate ng church, sa dito sa Victory Ayala, sa yun yung nearest na church namin. Alam ko na kaya ako tugtog. And then? Yun. So, yung song na yun. So, andun pa lang ako sa gate. Hindi pa nag-start yung service. Iyak na ako na. Alam mo yung feeling na hinaharana ka, napapasok ka, parang yung, alam mo yung si Lord na, welcome back. Tapos parang sabi ko, Lord, grabe ka, andyan ka lang lagi, pero yung special sa'yo, yung pagka may moment yung anak mo na gagawin mo, yung alam mo yun, yung prodigal son, na all this time, naghihintay lang yung tatay. Pero bakit nung bumalik lang yung anak niya, dun siya nag-celebrate? Kasi he is waiting din sa atin. Yung part natin is to go near sa kanya. Kasi if he will just say na andito lang ako, andito lang, pero hindi naman lumalapit. Parang yung story nung barber sa kayo, mahaba yung buo. Na hindi siya naniniwala kay Lord, di ba? Bakit hindi daw naman totoo si God, ganyan. Kasi nga, hindi nga sila malapit kay Lord. So, parang, yung story, di ba, nung, familiar ka ba dun sa story? yung barber na sabi niya, hindi naman totoong God. Tapos sabi niya, ginagupitan niya. Eh, naniniwala ba ka ba na totoo yung barber? Oo naman, barber ako eh. Eh, bakit may mga mahahabang pa din? Or kaya, bakit may mga tao hindi maayos yung buhok ang habi ng barber. Kasi hindi sila lumalapit sa akin para gupitan ko ng buhok. So, ganun din si Lord na alam mong Diyos siya, alam mong magpapatawa rin ka niya, alam mong pagagalingin ka niya, alam mong isisave ka niya sa situation mo. Pero hindi naman siya yung nagbubudge in na isisave ka. Kasi hindi mo ma-appreciate, hindi mo tatanggapin. Pero pag once na ikaw na yung lumapit sa kanya, sobrang meaningful yung mangyayari. So, ganun yung nangyari din sa life ko. No. Kasi ang dami ko din failures. Dito na rin, syempre, magkwento kasi kakaba naman. Pero nung pagpasok ko ngayon, nakita ko yung sarili ko na sobrang failures, sobrang sinful, sobrang wala si Lord. Kasi go back tayo doon sa testimony ko nung 15 years old ako na tinanggap ko si Lord. For 10 years, I was trained as youth leader and then core leader din ng mga youth. So parang ang laki nung changes na nangyari kasi binabari ni Lord yung pride ko na ang dami kong achievements before.
Tapos nung nagkaroon naman ng own family, nawala lahat yun. As in, hinanggol din ako ni Lord. Kasi hindi niya hinayaan na mag-relay ako dun sa training ng church, na mag-relay ako dun sa mga natutunan ko. Pero alam mo yung nagkaroon ako ng dark moments nung nagkaroon ako ng family. Nag-enter ako ng marriage na hindi kapareho ko ng faith. And then nagkaroon ako ng postpartum depression. Yung seeds na natanim sa akin sa church, yung word na narinig ko na from the Lord na revelation. Yun yung ginamit ni Lord na naging strength ko for the whole time na sobrang down. And then, hindi niya rin nahayaan na makabalik ako sa presence niya, sa kingdom niya. Kumbaga, sabi ko, Lord, meron pa. Hindi naman ako gumawa ng kasalanan. Inobey naman kita. I kept myself pure. I obeyed everything, every law, every commandments ng church. Everything na sinasabi sa Bible. Ganito yung nangyari sa akin. Bakit hindi ako nakapagkaroon ng family na pala. he allowed situation to happen para i-humble ka. I-test yung faith mo kung hanggang saan yung faith mo. And then kung hanggang saan yung pala ng palataya mo, my Lord, ayun yung faith na hanggang saan yung para rin malaman ko gaano ako kamahal ni Lord, na hindi dahil sa naging leader ako or hindi dahil sa nag-obey ako, naging mabuti akong tao. Kasi ganun din eh. Wala din. Parang sabi ni, all vain lahat. Sabi ni Solomon na hindi rin sa pamamagitan ko para masipo or masipo yung mga tao. Hindi. It's all about the Lord. Kaya nung bumalik ako sa kanya, noon ng 2019, wala akong mamalaki. Kasi ang dami kong feeling ko nga, ang dami kong sins noon, ang dami kong failures noon. Tapos lahat na achievements, wala, naglaglag na rin. It's between me and God lang. Tapos hanggang sa pinaranas na sa akin na it is only I na makakapag puno ng kailangan ng kakulangan sa buhay. Hindi achievements, hindi lahat, hindi walang kayamanan. Today, it is only the Lord. So yun, from that moment, tuloy-tuloy na yung victory upon victory, yung blessing, biglang, yung blessing na hindi ko na-attain noon, biglang pinubos ni Lord. Alam mo yun sa prodigal son na bumalik siya, tapos undeserving siya, pero sinuunan siya ng clothes, binigyan siya ng ring, pinaghandaan siya ni Jesus, na yung tatay niya, Jesus talaga, naisip ko kasi sila. So, pati yun, nagkaroon din ng dark moments yung family ko kasi namatay yung tatay. So, ayun, parang wala akong image ng father ngayon. So, may purpose si Lord na pinakita rin niya as kung sino siya as a father sa akin. Yeah, ayun. May kita natin na death is inevitable sa bawat isa sa atin. Tatandaan natin yan. Kapit kayo na naman, nakikinig sa amin yun. Ang kamatayan ay nandyan. We are going there. Actually, dati nga gagawa ako ng isa pang video patungkol to sa death. Pero walang accident sa Panginoon. Di ba ganun din yung testimony sa atin ni Antipin ngayon na parang naging turning point niya yung kita niya kung gano'ng kadali lang ang taong mamatay. Sobrang dali lang nating mamatay, mga kapatid. Mga nanonood sa amin yan sa atin ngayon. And death is there. Dahil yan sa kasalanan na implant sa buhay natin eh, dahil sa sin dahil kay Satan. Pero ang death dapat hindi natin siya dapat kinakatakutan eh, dahil andyan ang Diyos, andyan si Jesus, andyan yung gumawa ng paraan. He makes the way para yung death sa atin ay maging pakinabang.
Kaya nga, sabi ni Paul, to live is Christ and to die is gain. Kapag nabuhay tayo according sa standards and sa buhay na binigay sa atin, na sinet sa atin ni Jesus, para sa atin, pakinabang mamatay. Kasi we lived a life full of peace, full of love of God. And then, yung afterlife natin, which is the eternal life, at kasama natin si Jesus. Yun yung pinakamasarap na part doon. Kaya based doon sa shinera sa atin natin, makikita natin na hindi tayo ang may gawa, hindi tayo ang may kakayanan para magdala sa langit sa sarili natin, di ba? We cannot do anything. Wala tayong kayang gawin para sa sarili natin para tayo ay maligtas. Kahit anong gawin natin, hindi tayo makakaabot sa standard ng Diyos. Kumbaga, kung gusto natin pumasok sa Pinoy Big Brother, sa bahay ni Kuya, diba? Sa lahat ng requirements na binigay ni Big Brother, wala tayong maabot doon kahit isa para maging member ng PBB. Ganun din po pagdating sa langit. Lahat tayo, wala tayong check sa lahat ng requirements. Isa lang po ang naging requirement na pwede tayong makapasok doon. Yun ay walang iba, kundi tanggapin natin si Jesus. So, yun po yung pinaka-important part doon. Kaso, ang mundo natin ngayon, once na naging Christians ka, tinatawag kang boring, di ba? KJ, yan. Naranasan natin din sa kaibigan niya, di ba? Tinatawag sa KJ, pag-iaya, whatever. Sobrang KJ mo naman, ano ba yan? Lupas ka na sa langit yan, di ba? Pero, makikita natin doon na once naman na na-experience na natin yung buhay natin sa Panginoon, doon natin makikita yung difference ng life before and after. Kasi kahit po kami ng mga lumaki sa Christian family, we are not assured of eternal life with Jesus porque kami ay lumaki sa Christian family. Hindi po yun ang batayan. Kahit po sa ang buklat natin sa Bible, kahit suriin mo ang buong Bible, wala nakasulat doon na kung ikaw ay lumaki sa Christian sa iyong family, you are accepted sa kingdom. No. Simple lang po ang sinabi ng Panginoon. Kung sino ang maniniwala at tatanggap kay Jesus as their personal Lord and Savior, sila ang maliligtas. And that is why we are doing this kind of video para po ma-share namin sa inyo kung ano yung buhay na pinagdadaanan namin. Dahil baka mamaya, same tayo na pinagdadaanan at di mo alam po anong gagawin mo. Isa lang po ang nagiging sagot namin palagi dyan. Si Jesus lang po ang sagot sa lahat ng problema, sitwasyon natin sa buhay natin. Kaya, part din namin ng mga Christians, no, na kami ay may tiyatawag na worship song. And, ayun, yung mga nakikita nyo kaming naiyak, yung mga ganun-ganun, di ba? Yung mga kantang ginagamit din tuwing doxology sa mga school ninyo, alam nyo yan, di ba? Yung who am I, mga ganyan. Now, syempre, kami yung mga Christians, meron din kami tinatawag na LSS, Last Song Syndrome. And kadalasan yung mga LSS namin, yun yung talagang tumatatak sa puso namin dahil we are encountering that kind of situation kung ano yung nakalagay doon sa kanta. Kaya, ayan, tatanungin natin si Ate Tin ngayon. Ate Tin, ano yung, sa ngayon, anong song, anong Christian song yung talagang sinasabi mo? Buhay ko to. Ito yung buhay ko ngayon. Yung As You Find Me ng Hillsong. Kasi di ba yung sinipan ko sa inyo kanina. Long gitara eh. Kahit tolos lang. Ganon. De, ano na lang, magtutulanan mo. Pwede rin naman, gusto nyo. Gusto nila yan. Ganon. Gusto nyo yan, di ba? Hindi, nag-i-intro lang muna. Actually, hindi ko ito naman kabisado yung chorus, pero, ay yung chords, pero ngayon, sige. Yung As You Find Me na, sa title pa lang eh, di ba, na naalala niyo yung kwento ko, na hindi naman ako yung humanap kay Lord. Mm-hmm. Si Lord yung nakahanap sa akin. Actually, hindi naman talaga natin nahanap si Lord. Kasi we go on our own way. Is pinipili natin yung sarili natin. Kaya nga, si Lord na naghanap sa atin. Nakakahiya naman sa part natin, di ba? Tayo na tao lang. Pero ang isang Diyos, hinanap tayo. Ganun po tayo kumahal ni Jesus. Mga
kaibigan. Nagre-ready na. So, as you find me ng Hillsong. Okay. Yes. Actually, first time ko narinig. Talaga? Bagong luma ba yan? Bago lang. Ah, 2019. Bago lang. Kasabay kong bumalik kayo. Yun. Sige, try ko. Yung As You Find Me na summarize ko lang. Yung first part is I've been strong. Tapos I've been broken within a moment. Strong ako. Tapos mamaya broken na naman. Tapos I've been faithful. I've been reckless at every bend. Faithful ako. Tapos biglang mamaya wala na, reckless na after. No? Tapos I've held everything together and watched it shatter. Parang nag-effort ako, tapos biglang wala. Kumbaga, meron ako, kumari, inunder na disciples, biglang wala sila. Or mga tao, ganun. Yung meron akong kinikip na tao, tapos biglang wala. Diba, yung friend ko, or mga tao na halaga sa buhay ko. And then, I've stood tall, and I have crumbled in the same breath. I have wrestled, and I have trembled towards surrender. Chased my heart adrift, and drifted home again. So, struggle siya, na parang surrender ko yung life ko, tapos biglang pabalik na naman ako sa dati, tapos ibabalik na naman ako ulit kay Lord. Plundered blessing. Yung blessing ni Lord, sinayang ko, ganun, na parang dapat ginamit ko siya sa, para sa kingdom niya. Pero till I've been desperate to find redemption, tapos hinanap ko na naman siya. And then every time I turn around, Lord, you are still there. Na kahit na anong pag-turn around ko, andun pa rin siya. And then, I was found before I was lost. I was yours before I was not. Grace to spare for all my mistakes. And that part just tracks me. Yung parang, Lord, grabe yung love mo. Parang, all my mistakes. Pero, ini-spare pa rin ako ng grace mo. And I know I don't deserve this kind of love. Somehow, this kind of love is way more. It's a grace I could never add up to be somebody you still want. But somehow, you love me as you find me. Who am I to think your glory needs my praises? But if this borrowed breath is yours, Lord, take it all. You are faithful and you are gracious, and I'm just grateful to think you don't need a single thing. And you still want my heart. Yung parang ano, parang sino ko para gustuhin niya yung puso ko, kasi sobrang wala din naman ang puso niya. Pero para sa kanya, sobrang he still want my heart. And yung his love is too good sa atin. More than anything, yun, his love is too good to leave me here. And then, ayun, parang after mo makilala, malaman yung weakness mo. After mo malaman yung failures mo, sasabihin ni Lord, I still love you. Kahit nakagagawan mo na yung, parang minsan kasalanan pa nga yung situation, yung bakit hindi maganda yung nangyari sa'yo. Pero sasabihin ni Lord, mahal pa rin kita, need pa rin ako. And then, after nun, he will let you know who you are sa kanya. Kung ano yung, kung sino ka sa kanya. Yung level ng understanding niya kung sino ka. And then, malalaman mo yung comparison na, ito yung tingin ko sa sarili ko, aliit-liit. Tapos, tingin mo pala sa akin, Lord, napaka-special. So, nung nalaman ko yun, parang ayoko nang bumalik sa dati. Parang sabi ko, Lord, ba't pa ako lalayo? Nasa iyo na lahat. So, ayun, itong song na to, paulit-ulit ko itong pinapakinggan dito. And, hindi ko ma-comprehend kung gaano ka-gracious si Lord. Ang sabi ko, siguro kaya inalaw din ni Lord na dumaan ako sa dark moments ng life ko para ma-appreciate ko yung time na
feeling ko wala siya. Pero ako pala yung may kagagawa. Ako pala yung lumayo. Kasi pag, alam mo yun, yung parang lagi ka lang sanay sa church, ganyan. Parang used ka na dun sa ano, na about sa worship, sa word, gano'n. Siguro hindi ko ma-appreciate kung gaano kabuti si Lord. So, ayun, ang daming ginawa ni Lord sa life ko. May purpose talaga siya. When I look back, sobrang grace lang talaga yung nagbubuhay sa pagkatao ko ngayon. Kasi kung wala yun, wala talaga. Wala ibang mamalaki. So, yun. Yes. Gusto niya sample. Teka lang. Try kong ano. Kasi actually, maganda siya. Huwag ka magpapatugtog ha, Tite na. Ha? Huwag ka magpapatugtog ha. Paano magpapatugtog? Ay, boses lang ba? Oo, makaka-copyright tayo. Hindi ako magpapatugtog. Ano na. Gitara? Kahit ano. Wait. I-post mo naman ito, diba? Wait lang, kukunin ko lang yung gitara. Okay. It is a story ng lahat ng mahal ni Lord. Story siya ng lahat ng nagkaroon ng struggles and story siya ng lahat ng Christians. Strong and I've been broken. I've been faithful and I've been reckless in everything. I have everything to gather and my shoes shattered. Life's so tall and I have grown old in the same breath. I have wrestled and I have trembled to my surrender. Chase my heart adrift and drift back home again. I've lost the time, desperate to find redemption. And every time I turn around, you're still there. Before I was lost, I was lost. Before I was lost, days to spare. For all my mistakes, and I would just ask me. Now I know I deserve this kind of love. So this kind of love is so it's a I can never have to be somebody you still want. So tell me it's so fine. Love me as you find me. Who am I to think your glory is my faces? But if it's borrowed, then is yours not taken? To think you don't need a single thing, still you hold my heart. To think you don't need a single thing, still you hold my heart. I was tired before I was lost. I was lost. I was not.
Nag-concert na. Hintayin natin ang mga comments nila mamaya pag in-upload natin. Tigil ako, umiyak. Kasi gawing kinahanta ko ito, actually, umiyak ako. Kasi, ayun, I was found before I was lost. I was yours before I was not. So, pwede ko rin pala a short story na. Kaya sobrang tamaan ako dito sa ano eh. I was yours before I was not. Yung mother ko nag-open sa akin na she tried to ang tawag dito? Yung abort me. Kasi hindi na niya sinabi yung reason pero kaya ganito ako kami hayain. Kasi from dun sa child pa lang niya but parang may problema ko na rejection. Feeling ko nire-reject ako lagi. So parang ganun. Kaya ang baba ng self-esteem ko kasi parang feeling ko hindi ako tinatanggap. So itong truth na to kay Lord na before I was lost, I was found before I was lost. I was yours before I was not. And then parang pinaparamdam sa akin ni Lord na hindi ako aksidente na meron siyang purpose sa life. Na kahit nung nasa sinagpupunan pa lang ako ni Lord, meron na siyang plano sa akin. And then hindi niya inalaw na maliglag ako ng sadya. Kasi alam niyang meron purpose yung buhay ko. And that is, I don't know kung ano pa, pero I know na maraming itatouch the Lord sa life ko. So, wala, as in, nung nalaman ko yun kay Mama, hindi ako nagtagpo, pero naging thankful pa ako kasi itinuloy niya, hindi niya ako pinalaglag. And then, sabi ni Mama, iyak siya na iyak. Sabi niya, Tim, sorry kasi, hindi ko alam na ganyan ka. hindi ko alam na ganyan ka. Grabe na sobrang wonderful na tao ka na hindi niya maintindihan na bakit ganyan yung puso ng anak ko eh hindi naman ako ganito ka perfect na yung puso na sobrang pure sa tao. Na parang sabi ko ma hindi naman ano eh hindi mo naman kasalanan yun. Kumbaga struggles din naman yun sa part mo. Pero alam ko may purpose si Lord kung bakit niya tinuloy yung buhay ko. And instead na
instead na, galit ako sa kanya, instead na, alam mo yun, magtampo na, wala, papalagayin po lang. Alam mo yun, yung, kasi may under na ko yun, parang sobrang feeling ko, hindi ako appreciated. Dala-dala ko yung ngayon. So, lagi yung dinirimain sa akin. Kaya ako niyak lagi sa song na to. Kasi, naramdaman ko kano mahalaga sa akin. So, ayun, hindi porket akala mo okay yung tao. Kung akala mo yung ganito na yung situation ko, hindi ko nararamdaman na parang minsan nalalost pa rin ako or minsan kailangan na kailangan ko yung appreciation. Si Lord yung nagpupun na lang. And yun, lagi na akong binabalik dun sa moment na wala talaga ako pagmamalaki. It is only by His grace kung bakit ako ganito. Ngayon, nagkakamali pa rin ako yung mga nagagawa pa rin ako pagkukulang. Pero sabi ni Lord, huwag ka mag-depend doon. Depend ka sa kong mahal. And then sabi nga niya, I am the only way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Sabi ni Jesus. So, hindi dahil sa akin, hindi dahil sa family ko, hindi dahil sa leaders ko sa church, hindi dahil sa church, hindi dahil sa Elevation Church, hindi dahil sa kung sino man dito sa mundo. Yes, He will use people. He will use circumstances. Andiyan ang word niya. Pero it's all about Him. Baga, creation niya tayo eh. It's all about Him. Galing pa rin tayo kay Lord. Yes, na to. Itong lahat ng tao. Lahat tayo galing sa Kanya eh. So it's all about Him. Parang, the more na nililift up mo yung hindi sa Kanya, yung mga other things other than Him, is the more na napapalayo ka. Pero the more na you glorify God, the more you lift up. And then, the more na sinasabi mo na, Lord, kung wala ako, wala ka. And then, the more na nag-glorify siya. And then, alam mo yun, may character si Lord na pag pinakilig mo siya, papakiligin ka rito. Ang dami niyang blessing talaga na ibigay. Pero, darating ka pa din sa time, sa moment na, Lord, nag-i-enjoy ako sa blessing, pero mas nag-i-enjoy ako sa presence mo. Alam mo yun, yung parang pararating ka ni Lord sa, dahil di ba yung tao pag sinabi, pag siguro pag ako binless ako ni Lord, i-worship ko siya or mag-serve na ako sa kanya. Pero hindi, mag-serve ka kay Lord, i-worship mo siya, mag-praise ka sa kanya dahil sobra-sobra niya, binibigyan niya pagmamahal sa'yo. Hindi dahil may condition. Kumbaga outcome na lang yung blessing. So when you seek first the kingdom of God, hindi ka mapipilitan kasi you will seek Him dahil siya yung kailangan mo. And then, when you seek the kingdom of God, and all these things shall be added unto you, you will really realize na kapag nakuha mo na lahat ng gusto mo, yung mga pinag-pray mo, na-realize mo si Lord pa rin yung kailangan mo. Kaya nga, parang may song din ako na nakanta ko sa kanya, All I Want Is You. Ano ba yun? Yung kay Cody Carlos. Ano nga ba yun? Kasi, I just want you. Na parang, nothing in this world could ever be. Parang, I came not just for the blessing. I came for you because I just want you. Ayun yung, laman ng heart ko ngayon. Na, wala ako ibang gusto. Si Lord ako. Ayokong masaktan siya. Ayokong palungkot siya, gano'n. Kasi yung ginawa ni Lord pala sa akin, dinevelop na yung relationship ko sa kanya. So, it is not about the things eh. Hindi about the blessing or not about the church. It's about your relationship kay Lord. Kahit ano pa rin yun mo, basta meron kang magandang relationship kay Lord, you live the best life that you can. And then yun yung sabi ni Paul na mamatay man ako, buhay man ako, mamatay ako. Gain para sa akin. Kasi hindi ako takot. Kunin man ako ni Lord. Kung mabuhay ako, thank you Lord, buhay pa ako. Mamatay ako, it is gain pa din. Kasi alam ko kung saan ako pupunta. And then pupuntahan ko yung mahal na mahal ko. Si Lord. So ngayon pa lang, dito pa lang tayo sa earth.
Pero why not invest your relationship with him? Kasi he is, siya lang yung una eh. Siya din yung, ngayon, siya din yung bukas. So, why not spend your time sa kanya? Hindi siya nagmamakaawa, pero actually, alam ni Lord na kailangan natin siya. Tapos sasabihin pa rin ni Lord na, I want you. That's the love that you are not deserved to have. Pero patuloy pa rin binibigay ni Lord. So, ayun. Ayun yung mga nasa heart ko na gusto kong i-share sa lahat sa inyo na it's all about the Lord. Yung emptiness mo, lahat ng hindi mo maintindihan na parang gusto ko maganap ng love life or kaya ano. Ganyan, family, pera. Pero hindi yun yung hinahanap mo. Ang hinahanap mo talaga si Lord. Si Lord and the Lord lang. Kaya salamat at ito sa pag-open mo ng heart sa amin ngayon. Old story mo. Kilala sa'yo, di ba? Sa e-group namin siguro, maraming di sa inyo, di nyo alam kung ano talaga yung tunay na kwento behind Ate Tin. So ngayon, alam na natin, di ba, somehow, kung ano yung naging background ni Ate Tin kung bakit ganito siya ngayon. So salamat Ate Tin sa pagsama sa amin ngayon. Tinanggap mo ang invitation namin at tama ng Lord sa buhay mo sa atin na ma-share natin sa mga tao at yung mga nanonood kung ano ang buhay na meron tayo, di ba? At nakikita nyo sa amin, guys, na we are not different from you. The lives you have, meron din kami. Kung meron yung pinagdadaanan, meron din kami. No? Pero nahihirapan din kami. The only difference that we have is we have Jesus. Meron kaming mapupuntahan in times of trouble. Meron kaming malalapitan in times na kailangan namin ng tulong. Kaya, andito kami. We are inviting you guys na kilalanin ang Panginoon, kilalanin si Jesus. Yes, we know Him by name. Lahat na matakailan natin, even the devil knows His name. Pero yung talagang kilalanin natin siya to the innermost kung sino talaga si Jesus. Ano ginagawa niya sa buhay natin, ano kaya niyang gawin sa buhay ng bawat sa atin, kaya lang nating makuha yon simple lang kung meron tayong personal relationship kay Jesus. Kaya guys, salamat po sa panonood, sa mahaba pero punong-puno ng blessing na usapan with Ate Tin. Parang sa Ate Tin. Yan. Salamat po sa pag-share ng iyong buhay ulit at mag-ready na yung mga susunod nating i-interviewin dyan. Hindi nyo alam kung sino yung mga susunod nating makakasama sa ating... Kakata din kayo sa ating content na ganito sa ating channel. So maraming po salamat. Comment down kayo kung meron kayong natutunan, meron kayong na-realize sa buhay ni Ate Tin at sa mga napag-share namin during this conversation. And if you are blessed, yan. Lalagay ko rin sa description sa baba yung link ng aming e-group. Kung gusto nyo sumali sa aming e-group, lalagay ko sa description yung link ng aming e-group. Yan, pindutin nyo lang yung link na yun. And then, yan, pwede nyo kaming makita virtually sa ating mga Zoom meetings. So, ayun, reminder din, malapit nang matapos ang ating deadline para po sa ating hashtag Be the Light in This World challenge na ating ipapublish ng August, first week ng August. So, marami na akong napanood sa mga nag-submit ng videos ninyo. And salamat sa pagsali dahil talagang na-bless ako personally sa mga senior nito. At ganun din ay ibang tao kapag napanood nila yung inyong mga in-upload. So, muli, marami pong salamat sa panonood, guys. I hope na na-bless kayo. Kung meron kayong gustong pakausap sa atin, meron tayong ma-interview, comment nyo lang sa baba. So don't forget to like and comment sa video na to. Subscribe nyo na rin para makanood kayo naman itong klaseng videos. Lee and Jessie Ate Tin, maraming salamat ulit po sa pagsama sa amin. Thank you. On the next video, guys, don't forget to be the light in this dark world. Dahil tayo lang inaasahan ng Panginoon na makakatulong sa ating mundo. Maraming salamat. God bless everyone.
And goodbye, guys. Bye. Bye.